Amen. Napakaganda po ng mga awitin at ito po ay naganda po sa atin para po sa pakikinig ng salita ng Diyos. And without much ado, our preacher for today, wala po yung ating pastor, but meron po tinatalaga ang ating pastor. So without much ado, our preacher needs no further introduction. Ladies and gentlemen, Preacher Rico. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Amen. Sige lang. Sa mga hindi po nakakilala po sa akin, ako po si Brother Rico. At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay naligtas at nakarating po sa ating pong church. At naging kabahagi sa gawain po natin. At ngayon pong gabi, sa pong pribileyo na makapagbahagi po sa inyo ng salita po ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of John chapter 3. Bago nyo po ipagpatuloy yung inyo pong sigaw, kung kayo mamaya ay hindi matutulog, maririnig ko ang sigaw ninyo. Amen. Nandiyan na po kayo. Amen. Basahin po natin yung verse number 24 down to verse number 35. Marami-rami po ito. Ako po sa 24, kayo po sa 25. Salitan po tayo hanggang marating po natin ang verse number 36. Ubusin na natin. Nandiyan na po kayo. Amen. John chapter 3, verse 24, the Bible says, "For John was not yet cast into prison." And they came unto John and said unto him, "Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him." Yea, yourself bear me witness that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him. Verse 30, "He must increase, but I must decrease." And what he hath seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. Verse 36, sabay-sabay po tayo, everybody read. "He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." Tayo po ay sandali pong manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong katapatan at patuloy na pagmamahal at kadakilaan nyo po sa buhay po namin. Salamat po sa pagkakataon po muli, Panginoon, na ngayon pong hapon. Inipon nyo po kami, kami pong mga anak po ninyo, kasama po ang mga bisita na kami po ay nagsama-sama upang muli may taas po ang inyo pong kadakilaan. Kayo po ay sambahin sa Espiritu at Katotohanan at muli po kaming makapakinig ng inyo pong salita. Pagbalain nyo po itong mensahe na mayayag, kayo po ang mangusap sa mga anak po ninyo, Panginoon. Gamitin nyo lamang po ako na maging daluyan ng inyo pong pagpapala. Kayo po ang may taas, kayo po ang maluwalhati. Banal na Espiritu, manguna po kayo sa aming kalagitnaan, mangusap po kayo sa inyo pong mga anak. Muli, patawad po sa mga kasalanan, mga pagkulang na aming nagawa. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Nakakapo na po. Amen. Magandang hapong muli.
O magandang gabi muli sa ating lahat. At sa ating pong, kaunti lang po itong sasabihin ko. Sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong gawain, hindi na po lingid sa kaalaman po natin na ang ating pong tema sa taong ito ay Growing Stronger. Growing Stronger in 2019. At pinili ko po, bagamat marami po tayong mga talatang binasa, pero mayroon po akong isang talatang pinili po dito na siya pong pag-uusapan po natin ngayon pong gabi. Sa John chapter 30, chapter 3, verse number 30. Verse 30. Tingnan niyo po ang Bible. Ang sabi po ng Biblia, He must increase, but I must decrease. He must increase, but I must decrease. Ngayon pong gabi, nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mensahe ito na pinamagatan ko pong Christ must increase. Christ must increase. So sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, kung mayroon mga lumalago o dapat lumago sa ating buhay Kristiyano, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Ang pagkakilala po natin sa Panginoong Hesukristo, kinakailangan pong lumago. Ang pagmamahal po natin sa Panginoong Hesukristo, kinakailangan pong lumago. Ang pagsunod natin sa Panginoong Hesukristo, kinakailangan pong lumago. But ngayon pong gabi, tayo pong mga mananampalataya, I believe na mayroon po tayong different condition sa harapan po ng Panginoon. At alam po natin, sarili po natin, kung anong part sa buhay po natin, sa ating pananampalataya, ang lumalago na o hindi pa lumalago sa ating buhay. Kaya nga po, dito po sa binasa po natin, makita po natin na mayroon pong nagbahayag ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, walang iba, kundi si John the Baptist. Every one of us, maliban po sa mga baguhan o maaring sa mga bisita namin, ay wala pa po kayong idea kung sino po si John the Baptist. Pero I believe sa matatagal pong membro ng simbahang ito, kilala na po natin kung sino po si John the Baptist. Amen. At ang kanya pong pahayag po dito, nung sinabi po sa kanya ng mga apostol, ang mga disciple, nagtatanong sila sa verse 26, mababasa po natin yan, sabi po ng Bible, And they came unto John and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou bearest witness, behold, the same baptized and all men come to him. Ang sabi ng mga disciples, mayroong isa ring nagpapahayag doon, nangangaral ng salita ng Diyos, at hindi lang nangangaral ng salita ng Diyos, kundi nagbabautismo po na kagaya po ni John. Then ang sagot po ni John, sa verse 27, John answered and said, A man can receive nothing except it be given him from heaven. Verse number 30, ang sabi niya po, He must increase, but I must decrease. Isang pong magandang bagay na pag-aralan po natin, ito pong statement po ni John na sinabi niya kinakailangan na siya ay mag-increase at ako ay mag-decrease. So ang word na increase po dito, ang ibig sabihin po meaning po is it means to grow, to enlarge, or to become greater. Ang word naman po na decrease is to listen, to become less, or to make lower, make smaller. Yan po ang word na decrease. So dito po, kung pag-aaralan po natin, titingnan po natin sa ating pong buhay Kristiyano, mayroon po tayong ikinukonsider mula po nung tayo po ay nakakilala po sa Panginoon, mula po nung tayo ay napunta sa simbahang ito, tayo po ay naging kabahagi ng gawain po ng Panginoon. Isang mahalagang bagay na dapat i-consider po natin, yung paglago po ng ating pong pananampalataya. Amen. Yung paglago po ng ating pananampalataya
ay nakasalalay po ito sa paglago po ng Panginoong Hesukristo sa buhay po natin. Because He is the very foundation of our faith. Dito po sa salita po ng Diyos, makikita po natin na wala pong ibang sinisentro o pinapakilala na persona ang salita ng Diyos maliban po sa Panginoong Hesukristo. At ngayon pong hapon, gusto ko pong makita po natin ang kalagayan po natin sa harapan po ng Panginoon. Whether we are increasing or we are decreasing. Tayo ba ay nag-i-increase sa Panginoon at nag-de-decrease po tayo sa ating pong mga sarili? Because mayroon pong particular po na binabanggit po si Jan po dito na dapat pong i-de-decrease. Mayroon din pong particular na tinutukoy po si Jan the Baptist na dapat pong mag-increase. No other than the Lord Jesus Christ, dapat po mag-increase sa kanya pong buhay. Ang mag-de-decrease, no other than himself, ang sarili po mismo ni John the Baptist. Sa mga hindi po nakakilala po kay John the Baptist, bibigyan ko po kayo ng kunting background po ni John. John chapter 1, verse number 6, the Bible says, "There was a man sent from God whose name was John." John the Baptist is the man sent from God. He is God's preacher. Mabasa niyo po sa Matthew chapter 3, verse number 1 to 3, ang sabi po ng Bible, puntaan po natin. There was a man, Matthew chapter 3, verse 1 to 3. "In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea and saying, 'Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand.'" So si John po ay naghayag ng salita po ng Diyos because the Bible says he is God's preacher. He is preaching the word of God. In those days, nung panahon po, nang sabi po ng Bible, si John the Baptist po sa Matthew chapter 3 verse 5, after his preaching, sabi po ng Bible, "Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan." And after his preaching, pagkatapos po na maihayag po ni John the Baptist ang salita ng Diyos all about repentance, is all about salvation, ang sabi po ng Bible, lahat po ng nag-confess ng kanila pong kasalanan, they were baptized. The Bible says, "And were baptized of him in Jordan, confessing their sins." Yung pong mga naligtas, yung pong mga nakakilala po sa Panginoon. So hindi lang po sa preacher, kundi sabi ng Bible, he is a baptizer. And then he is the one, siya po ang nakatalaga o naatasan po na ihanda po ang ministry po na itatatag po ng Panginoong Hesukristo. Yung earthly ministry ng Panginoong Hesukristo, he is the one who assigned to prepare the way of the Lord. Yan po ang sabi po ng Biblia sa verse number 3, Matthew chapter 3, verse number 3. "Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight." Okay? So, ngayon po, dito po sa Book of John, chapter 3, nagtagpo na po yung landas ni John the Baptist at ng ating pong Panginoong Hesukristo. Now, with this, dito po sa kanila pong pagtatagpo, mayroon pong magandang presentation po si John the Baptist all about doon po sa buhay ng Panginoong Hesukristo. All about the life of Christ. Ang sabi niya po dito, sa verse number 33, "He that hath received his testimony hath set to his seal the God that God is true. For whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son, and hath giveth all things into his hand. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him." So ngayon pong hapong ito, ngayon pong gabi,
Tingnan po natin kung ano po ang maitutulong po sa atin ng salita po ng Diyos upang patuloy po tayong lumago sa ating pong pananampalataya. Lumago at lumakas ang ating pong pananampalataya. So dito po sa binasa po nating mga talata, here is John presenting the Lord Jesus Christ. Presenting the Lord Jesus Christ to those disciples, to those believers na nakakita at nakabalita na ang Panginoong Jesucristo ay the same ministry na ginagawa po ni John, na nangangaral ng salita ng Diyos, the same time nagbabaptize din po beside doon sa Jordan. Sabi po sa verse as chapter 4, tingnan niyo po. Chapter 4 ng Book of John, chapter 4 verse 1. Sabi po ng Bible, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John. The Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not into Galilee. So ang nagbabaptize, baptized not but his disciple. Though Jesus himself baptized not but his disciples. Yung mga talagang gumagawa ng pagbabaptize, walang iba kundi yung mga disciples. But the Bible says, in-address po yung ministry sa Panginoong Jesucristo, that Jesus made and baptized more disciples than John. Ngayon po nga pong ito, nais ko pong ibahagi po sa inyo kung ano po ang ninais iparating po ni John sa atin po habang binibigay niya po itong maayos na presentation niya po, yung pagpapakilala niya po sa Panginoon Jesucristo through His disciples, na kung saan tayo po bilang mga anak po ng Diyos, tayo po bilang mga mananampalataya ngayon pong hapon, I believe na tayo po lahat po ay ito pong pagpapakilala po ni John sa Panginoon Jesucristo, ito po ay pakikinabangan po natin at makakatulong po sa paglago ng ating pong espiritual na buhay. Okay? So number one na gusto ko pong makita, sinabi po ni John na he must increase but I must decrease. Ang Panginoon Jesucristo ay kinakailangang lumago, kinakailangang lumawak, kinakailangang maging great sa buhay ng isang mananampalataya. Ang una ko pong tiningnan po dito na gustong iparating po ni John the Baptist through his disciples, no other than Christ's authority. Na ma-recognize po ng bawat mananampalataya kung saan nanggaling po yung authority ng Panginoong Jesucristo. Although the Bible says John is sent from God, but the Lord Jesus Christ is also, the Bible says, came from heaven. Kung titingnan niyo po yung inyong pong mga Bible, sa verse number 28 or verse 27, John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Christ's authority is from heaven. If Christ's authority is from heaven, Christ's authority must increase to every believer. Kung meron mang dapat lumago sa buhay po natin na authority, ay walang iba kundi ang authority ng Panginoong Jesucristo, because it is also came from heaven. Si John the Baptist po, nirecognize siya ng Diyos, na sayo ng Bible, there was a man sent from God whose name was John. John the Baptist is a man sent from God. But the Bible says, John the Baptist also telling us that the authority of the Lord Jesus Christ, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Isang bagay po na gusto ko pong bigyan natin ng pansin po sa buhay natin bilang mananampalataya, ay ma-check po natin kung gaano lumalago ang authority ng Panginoong Jesucristo sa buhay po natin. Because it is the only, it is a part of our Christian life na tutulong po sa atin upang tayo po ay lumago at tumibay sa ating pananampalataya.
kung anong authority ang mayroon po tayo, dinadala natin, sinusunod po natin. Pag pinag-aralan niyo po ang word na authority, it means influence and power. The power to cause changes without directly forcing them to happen. Because influence, ang influence po, maaring mayroon pong mga taong nasa paligid po natin na hindi naman po tayo pinuforce na gayahin po natin ang kanilang ginagawa. Pero dahilan sa nakikita po natin, unti-unti po tayo nagiging kagaya po nila. Ang problema, kung yung nagagaya natin ay maayos or hindi maayos. Influence ay napakahalaga sa buhay po natin. Power is napakahalaga sa buhay. Sino po ang may authority po sa atin? Sino po ang nagkocontrol po sa atin? Bilang mga mananampalataya, ngayon pong hapon, maaring mayroon tayong mga kasamaan dito na sobrang tagal na natin sa ating buhay Kristiyano. Ganun pa ba katindi ang pag-estima natin sa authority ng Panginoon Kristo sa buhay po natin? Or ang authority po ng Diyos, ang authority po ng Panginoon Kristo, ang authority po ng salita po ng Diyos ay hindi na ganun ka-strong sa buhay po natin. Kung hindi na po ganun ka-strong yung pagtrato po natin sa authority po ng Diyos sa buhay po natin, hindi po tayo titibay sa ating pananampalataya. Tingnan po natin ang Bible po natin, Romans chapter 13, verse 1 and 2. For the believers, the Bible says, Romans chapter 13, verse number 1 and 2. Let every soul be subject unto the higher powers, for this is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Kita niyo po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos po sa atin. Book of Romans, sinulat po ni Apostle Paul sa mga believers doon po sa Romans. Mga Kristiyano na nakatira sa lugar po ng Roma. With this, I believe, the same word of God na gustong iparating po sa atin ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, let every soul be subject unto the higher powers, higher authority, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God, whatsoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive themselves damnation. Every Christ authority na ibinigay po sa atin, even yan po ay appointed authority or yan po ay delegated authority, mayroon pong iba't ibang klaseng authority sa buhay po natin. Pagdating po sa loob ng tahanan, mayroon po tayong God-given authority. Mayroon pong God's appointed authority. Pagdating po sa church po natin, mayroon pong God's appointed authority. Pagdating po sa gobyerno natin, mayroon pong God's appointed authority or God's delegated authority. Ang sabi po ng Bible, if we resisted them, shall receive to themselves damnation. Sino mang Kristiyano, sino mang mananampalataya ang hindi po i-observe ang paglago ng authority ng Panginoon Jesucristo sa kanyang buhay, ay mayroon pong damnation. Mayroon pong tiyak na condemnation, tiyak na parusa ang Panginoon. Kaya nga po, lahat po tayo, we are all subject in authority. Ang authority po ng Panginoon Jesucristo sa buhay po natin, mayroon po itong daladala po sa atin. Sa buhay po natin, gusto po ng Diyos na bilang isang mananampalataya na mag-indwell po siya sa buhay po natin. Buksan niyo po ang ating po mga Bible sa Book of Ephesians chapter 3 verse 17. Bilisan natin, maraming verse po ito. Chapter 3 verse number 17, sabi po ng Bible, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love.
Ang gusto po ng Panginoon Jesucristo, ang kanyang full authority ay mag-dwell po sa buhay po natin. Ang Panginoon Jesucristo gustong manahan po sa bawat Kristiyano. Pero bakit maraming Kristiyano ang hindi po tinatanggap ang authority na ibinigay ng Panginoon? Maaring very careful po tayo sa mga authority na from the mula doon sa pinaka highest authority. Authority po ng Word of God, authority po ng men of God. Pero doon sa mga delegated authority na po natin, hindi na po tayo careful. For example, sa loob po ng tahanan, sino po ang authority? Must be the father. The father, ang leader po ng tahanan, siya po ang inilagay po ng Diyos na authority. Kumusta po ang pagsunod po natin sa authority? Sa church, God put different delegated authorities sa church po natin para ang gawain po ng Panginoon ay maging maayos, maging organized. Pero kumusta po ang pagtanggap po natin, ang pagsunod po natin sa authority? Sa Word of God, every Word of God, it is our final authority. Kaya nga wala po tayong pipiliin sa salita po ng Diyos eh. Para tayo ay lumago, para tayo ay tumibay sa ating pananampalataya, we should take the Word of God, our final authority. Because it is Christ's Word. Ito po ay salita po ng Panginoon Jesucristo. Amen. And then, tingnan po natin. Minsan, nakikita po natin ang ibang hindi sumusunod. Pero gusto ko pong magpakita po sa inyo kung sino po ang mga pinapasunod ng Panginoon sa kanyang authority. Mark chapter 1. Nandiyan po kayo, amen. Mark chapter 1, verse number 21. Sundan niyo po ang babasahin ko. Sabi ng Bible, and they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day, he entered into the synagogue and taught. And they were astonished of his doctrine, for he taught them as one that had authority and not as the scribes. Ang Panginoon Jesucristo po ay nagturo po. Nasabi po ng Bible, mayroon po siyang authority. And there was in their synagogue a man with an unclean spirit. And he cried out. Mayroon po, doon po sa lugar na pinuntahan ng Panginoon Jesucristo, sa synagogue, nagturo po siya, at mayroon po, sabi po ng Bible, mayroon pong isang lalaki, a man with an unclean spirit, and he cried out, saying, "Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou to come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God." Sino po ang nakakilala sa kanya doon? Nagtuturo siya sa maraming tao, pero po ang isang sumisigaw is a man of unclean spirit. Sa madaling sabi, possessed ng unclean spirit, ng evil spirit. Ang sabi ng Bible, in Jesus rebuked him saying, "Hold thy peace and come out of him." And when the unclean spirit had joined him and cried with a loud voice, he came out of him. And they were all amazed in so much that they questioned among themselves, saying, "What thing is this? What new doctrine is this? For with authority commanded he even the unclean spirits, and they do obey him." Nakita niyo po mga kapatid, kung sino po ang nakapag-recognize na authority ng Panginoon Jesucristo po dito, sino po ang sumunod sa authority ng Panginoon Jesucristo? Nung nakita ko po ito, authority from God, from heaven above, pinapangaral ang salita ng Diyos sa mga tao, pero ang sumunod lamang po ay yung unclean spirit. Buti pa yung unclean spirit, sumunod sa authority ng Panginoon.
Tayo ba ay kagaya po ng clean spirit ngayon pong gabi? Hindi po. Tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay Kristiyano. We need to obey God's authority in our life. Buti pa ito. Sumunod, mga kapatid. Pero tingnan po natin sa buhay po natin ngayon pong gabi kung anong part ng authority na ibinigay ng Diyos sa buhay natin na mag-overserve po sa atin ang hindi po natin sinusunod, hindi po natin re-recognize. A man with unclean spirit obey the authority of God. Gusto niyo pa po? Meron pa. Matthew chapter 8 verse 23. Oh. Kaya nakakaya sa buhay ng isang Kristiyano kung itong unclean spirit, itong a man of unclean spirit sumunod sa authority ng Diyos, tayo pong mga Kristiyano, hindi po tayo sumusunod sa authority na ibinigay ng Diyos. Tingnan po natin, Matthew chapter 8, kung sino ang sumusunod sa authority ng Panginoon. Verse number 23 down to verse number 27. And sabi ng Bible, and when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, and so much that the ship was covered with the waves, but was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. Verse 26, and he said unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the wind and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Oh, mga kapatid, nakakaya sa buhay po natin kung yung nature, yung dagat, yung hangin sumusunod sa Panginoon. Ano naman kaya tayo bilang isang Kristiyano na hindi po natin susundin ang authority ng Diyos sa buhay po natin? Talagang hindi po tayo titibay at lalago sa ating pananampalataya. The Bible says, the wind in the sea obey Him. Ngayong hapon, ikaw ba ay hangin? Ikaw ba ay dagat? The wind and the sea obey Him. Kristiyano, ayaw sumunod sa authority ng Panginoon. Ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Hindi po tayo lalago. Kaya nga ang sayo ng Bible, hindi po tayo titibay at lalago sa ating pananampalataya if we neglect yung pag-increase ng authority ng Diyos sa buhay po natin. Christ's authority must increase in our life. John the Baptist say, He must increase and I must decrease. Christ's authority must increase. The Bible says, Colossians chapter 3 verse 16. Colossians chapter 3 verse 16. Napakarami pong magandang gustong gawin ang Diyos po sa buhay po natin na hindi po mangyari dahilan sa hindi natin pag-recognize doon sa authority ng Diyos na inilagay niya po sa atin. Christ's authority must increase. Colossians 3:16, the Bible says, Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, in hymns, in spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. The Word of God, let the Word of Christ dwell in you richly. Hindi po magdidwell ang salita po ng Diyos sa atin richly if we neglect to recognize those authorities sa buhay po natin. Kung hindi po natin palalaguin ang mga authority na inilagay ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ko nga, maaring ang Christ final authority binigay sa atin ang Word of God, but in this world, sa kanya pong ministry, naglagay po ang Panginoon ng mga appointed authority.
appointed authority. And then, from that appointed authority, naglagay po ang Panginoon ng mga delegated authority. Even saan man po tayong lugar mapunta, kinakailangan maging watchful tayo, maging careful po tayo sa mga authority na inilagay po ng Diyos na mag-aayos po ng buhay po natin bilang isang Kristiyano. Authority is influence, authority is power. The Bible says, let us subject, let us, kinakailangan magpasakop po tayo under the authority na inilagay po ng Diyos sa buhay po natin. Sinabi po ni John, sa balikan po natin yung John chapter 3, verse number 35. Prinisent po ito ni John the Baptist. Ang sabi niya po, sa pinakilala niya ang Panginoon Jesucristo, the Father loveth the Son and hath given all things into His hand. The full authority is given by God the Father in the hand of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, pag naglagay ang Panginoon Jesucristo ng authority sa buhay po natin, i-recognize po natin. I-recognize po natin. Kilalanin po natin. Palaguin po natin ang pagsunod po doon sa mga authority na inilagay ng Diyos sa buhay po natin. Yan po yung una. Christ's authority must increase in our life. Pangalawa po, hindi lamang po ang authority ng Panginoon Jesucristo ang nirecognize po ni John the Baptist. Pangalawa po, ayong priority ng Panginoong Jesucristo. What is Christ's priority nung siya po ay nagkatawang tao? Priority is something that more important than other things. Kung mayroon tayong isinet na priority sa buhay po natin, priority, hindi po natin gagawing saka na lang yan. Sa huli na yan, kahit priority ko yan. Hindi po. Priority is something that more important than other things. Pag nag-set po tayo ng priority, uunahin natin lagi yon. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya po ay nagkatawang tao, nag-set po siya ng priority at mayroon siyang talagang priority sa kanyang buhay nung siya po ay nagkatawang tao. At pre-proclaim po yun ni John the Baptist dito po sa mga talatang binasa po natin. Ano po ang priority po niya? Sa verse number 32, John chapter 3, verse 32, and what he had seen and heard, that he testified, and no man received his testimony. He that had received his testimony had said to his seal that God is true. No other than to testify. To testify. What is God's want the Lord Jesus Christ to testify? The salvation of God. Marami pong mga talata po sa Bible, bagamat hindi po dito makikita po natin na ang sabi po ni John, ang trabaho na ibinigay ng Diyos sa kanya ay yun din yung trabaho ng Panginoon Jesucristo na mag-testify. But he that hath received his testimony hath said to his seal that God is true. May mga taong tumanggap sa patutuo ng Panginoon Jesucristo. May mga tao din namang hindi tumanggap. Sabi po ng Bible, and what he had seen and heard that he testified, and no man received his testimony. His very priority is to testify the gospel. The gospel. Yan po ang priority po ng Panginoon Jesucristo. Because, sabi po ng Bible, ang Diyos po ay naparito para hanapin po ang mga hindi ligtas. Amen. The Bible says, for the Son of Man come to seek and to save that which was lost. To seek and to save that which was lost. The first priority of the Lord Jesus Christ is the souls of men. The souls of men. Christ's priority in our life must increase. Ang priority, first priority ng Panginoon Jesucristo
ay walang iba kundi the souls that are perishing. Sa mga unsaved po na kaluluwa. At ipresent po yan ni John the Baptist. Kaya nga, sabi niya, yaang tao na yan, yaan ay nagbabautismo rin, pero yan ay ang kanyang authority ay galing po sa langit. Galing yan sa langit, at except, sabi niya dito, except it be given him from heaven. A man can receive nothing. Ang Panginoong Jesucristo, maraming tumanggap ng kanyang pangaral. At ang sabi po ng Bible, hindi lang po tumanggap ng pangaral ng kaligtasan, kundi sila po ay sumunod sa tubig ng bautismo. At mas marami pa doon sa mga nabautismo ang puni dyan. Andiyan pa po kayo, amen. The first ministry of the Lord Jesus Christ, the first priority ng Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang kaluluwa po ng tao. The unsaved souls, the Son of Man come to seek and to save that which was lost. Alam niyo po, ang Kristiyano, ganun din po dapat ang priority. The souls that are perishing. Ang sabi po ng Bible, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. The Lord is pleading. Ang Diyos ay nagtatawag ng mga manggagawa na isesend niya doon sa harvest because the harvest is truly plenteous. Pero ilang Kristiyano lang ang nagsiset ng priority niya na kagaya ng priority ng Panginoong Jesucristo. Talagang hindi lalago. Talagang hindi titibay ang ating pananampalataya kung hindi po natin i-align yung priority natin sa priority po ng Panginoong Jesucristo. If you are a Christian tonight, tayo ay Kristiyano ngayong gabi, matagal na tayong mananampalataya, kung hindi pa rin nailagay sa ating isipan, sa ating puso, na ang priority natin ay mga unsaved na kaluluwa, hindi po tayo lalago. Hindi po tayo lalago. Because gusto nating lumago sa Panginoong Jesucristo. Yung growing stronger po natin, hindi po yan growing stronger sa ibang personality. Growing stronger po yan to the personality or to the person of the Lord Jesus Christ. Baka naman, iba po ang naisip natin. Si John the Baptist, mayroon po siyang authority galing sa langit. Mayroon po siyang pinagkatiwalaan siya ng Panginoon, binigyan siya ng title ng Panginoon, binigyan siya ng ministry ng Panginoon. But, nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, nirecognize niya ang authority ng Panginoong Jesucristo, then pre-proclaim niya yung priority ng Panginoong Jesucristo. Na should be yun din po ang magiging priority po ng bawat mananampalataya. Because we are Christians, we are followers of Christ. Siya po ang sinusundan po natin. Lalakas po tayo sa ating pananampalataya, titibay po tayo sa ating pananampalataya kung doon po tayo nakasunod sa priority ng Panginoon Jesucristo. Yun po yung nag-i-increase sa buhay po natin. We need to seek the lost because the lost has no easy life. Alam natin yan. Experience po natin sa mga nakaranas po kayo na late na po na tayo po ay naligtas, late na po tayo na abot ng gospel, late na po tayo na dala po sa church, alam po natin na ang buhay po natin before, we have no easy life. Hindi madali ang buhay po natin. Mamuhay ka na naayon sa kamunduhan, mamuhay ka ayon sa desisyon ni Satanas. The lost has no eternal life. And the lost has no peace of mind. Peace of mind. Enriching them is the only hope to them to be with God. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon Jesucristo, nandito ako, hindi para hanapin yung mga matutuwid. Kung palagay mo, ikaw ay matuwid, hindi kita kailangan. Kung ikaw ay hindi na nagkakasala, hindi kita kailangan. Nandito ako para hanapin ang mga makasalanan. To save, to seek and to save that which was lost. It is Christ's priority. Christ's priority must increase in our life. Tingnan po natin. Ano ang priority po natin sa buhay po natin? Even John the Baptist, chapter 1, verse 29, pagdating ng Panginoon Jesucristo, pre-proclaim niya,
Tingnan niyo po yung Bible niyo. 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. The next day, John said, Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Sinisigaw niya sa maraming tao, The Lamb of God! The Lamb of God! Nandito na ang Panginoong Jesucristo! Nandito na ang Lamb of God na mag-aalis ng kasalanan ng lahat ng tao! This is the priority of John the Baptist. The same priority ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, noong siya po ay nag-umpisa ng kanyang earthly ministry, walang tigil ang Panginoong Jesucristo. Gusto natin lumago sa Panginoong Jesucristo, sundan natin sa Bible natin ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Umaga at gabi, nangangaral ng salita ng Diyos. Soul winning dito, soul winning doon, soul winning doon. Win ng kaluluwa, hanap ng kaluluwa, hanap ng kaluluwa. Yan po ang kanyang priority. To seek and to save that which was lost. Tayo bilang isang Kristiyano, tingnan po natin, sa buhay po natin, tayo nakakalam personally, it is our personal relationship sa Panginoon. Ano ang priority po natin ngayon? Saan natin, saan natin ilagay yung priority natin? Ano ang inilagay natin na priority natin? Saan natin tiningnan yung priority natin? Sa mundo, sa material na bagay, or even sa financial na bagay na patuloy nagpapahirap sa maraming Kristiyano para hindi makapag-involve sa gawain ng Panginoon. Christ's priority must increase, no other than the souls that are perishing. The last one, Christ's priority, number one, Christ's authority, number two, Christ's priority, and the last one that I believe can help us. Mula doon sa una, kasi minsan sumasablay tayo doon sa una eh. Sa authority, sablay na tayo. Sa priority, lalo na. Kaya maraming Kristiyano na umaga lang ang pagsisimba eh. Traditionally Christian. From Catholic Christian to Baptist Christian, the same routine. Amen. Number three, Christ's possibility must increase. Christ's possibility must increase. It is possible. Kaya bang mangyari sa akin na ako'y gamitin ng Panginoon? Kaya bang mangyari sa akin na ako'y maging masunurin sa authority na itinlaga ng Panginoon? Kaya bang mangyari sa buhay ko bilang isang Kristiyano na ang priority ng Panginoon ay maging priority ng buhay ko ngayon? Sa mga juniors, even sa adults, or sa mga senior age, it is possible na gagamitin pa tayo ng Panginoon para sa mga kaluluwang hindi ligtas? Of course, yes. The Bible will tell us that Christ has a possibility for us. Tingnan mo natin. Ang sabi mo ng Bible, Luke chapter 1, verse number 35, For with God, nothing shall be impossible. Possibility is abilities or qualities to make someone or something better in the future. It is the condition of being possible. Maraming Kristiyano ay hindi, maraming Kristiyano na kaya hindi nagiging malakas, hindi nagiging malago ang pananampalataya dahil maraming beses na hindi tayo nagiging possible sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Nagkakaroon tayo ng doubt sa ating pananampalataya. Ito na ang salita ng Diyos, ibinigay na po sa atin, pero maraming beses, maraming bahagi sa buhay natin, maraming bahagi ng salita ng Diyos na hindi pa rin natin pinapaniwalaan ng husto. Kaya hindi possible ang buhay natin sa Panginoon. Possible. For God, everything is possible. Sabi po ng Bible, Mark chapter 10, verse 27, With men, it
is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. Lahat po tayo ay nandito po ngayong gabi at isang salita po ng Diyos ang naririnig po natin. Even I, minsan maraming beses na nalililimitahan po natin ang buhay po natin sa magagawa po natin para sa gawain po ng Panginoon. Soul winning, hindi ko kayang mag-share eh. Hindi ko kayang mag-share. Nakakahiya kaya. Mag-pass out nga lang ng trucks, hindi ko na kaya eh. Magbigay, hindi ko kayang ibigay ito. Kailangan to ng pamilya ko. Magbigay sa gawain. Magbigay ng oras sa Panginoon. Sayang yung oras eh. Binabayaran to doon sa kumpanya namin. Ano bang maaari pwede natin gawin sa Panginoon? Na minsan inisip natin, hindi tayo able, hindi tayo possible. Hindi natin magampanan. Dahil wala tayong sapat na kakayanan. But the Bible says, for with God, nothing shall impossible. Lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng Diyos. Ng Diyos sa kanyang gawain. Kung tayo lamang ay magkakaroon ng positibong paglago. Ilalagay natin ang possibility ng Diyos sa buhay po natin. Hindi ko kaya to, pero kaya ito ng Diyos sa buhay ko. Marami tayong gustong gawin sa Panginoon na hindi natin kaya. Pero kung tayo lamang ay magpapagamit sa Panginoon, mamamalay-malayan natin, kaya pala. Hindi ko kayang mag-preach. Hindi ko kayang mag-share ng gospel. Hindi ko kayang mag-disciple. Hindi ko kayang magbigay ng oras sa Panginoon. Hindi ko kayang magbigay ng pera sa Panginoon. Hindi ko kayang ibigay ang buhay ko sa Panginoon. Mayroon bang imposible sa Diyos? Sabi ng Bible, for with God, it is impossible to you. Hindi mo kaya. Pero for with God, all things are possible. Kaya natin. Because even God is praying for you. Even God is praying for us na tayo ay gagamitin niya sa kanya pong gawain. Marami pong talata sa Biblia na ang Panginoong Jesucristo ay nananalangin para sa kanyang mga disciples. Even now, sabi po ng Bible, God is still praying for the laborers. Ang sabi niya, sino ang ating isusugo? Whom shall I send? And who will go for us? Sino ang aayo? Sino ang maglilingkod? Sino ang magpapagamit sa Panginoon? Kaya kailangan nating lumago at tumibay. At kuhanin po natin ang possible things na kinakailangan nating maranasan sa buhay po natin. Yung gustong gawin ng Diyos, i-allow natin ang Diyos na siya po ang kumilos sa buhay po natin. It is possible na tayong lahat ay magamit po sa gawain po ng Panginoon. Because God is able to use us and God is willing to use us. Yung bata nga po eh, naalala niyo po nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000, feeding of 5,000, pakain na naman. 5,000, pinid ng Panginoon. Ano ang ginamit? Yung lad, sabi ng Bible, mayroong 5 tinapay at 2 isda. Ginamit ng Panginoon. Hindi ibig sabihin bata, hindi gagamitin ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nakakatanda, hindi gagamitin ng Panginoon. Lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. If Christ's possibility must increase in our life. Kung hindi tayo magiging negatibo, at titingnan natin lagi ang gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin. Yung panalangin ng Diyos sa buhay po natin. Yung pangako ng Diyos sa buhay po natin. Titingnan lagi natin ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. Yung potential ng Diyos sa buhay po natin. Yung protection ng Diyos sa buhay po natin. Yung provision ng Diyos sa buhay po natin. Kung yung mga bagay na yan ay titingnan po natin. Lahat po tayo
ay pwedeng gamitin ng Panginoon. Pwedeng gawin ng Panginoon na ma-recognize natin sarili po natin every authority na kinakailangang mag-increase sa buhay po natin. Every God's priority na kinakailangang mag-increase po sa buhay po natin. Kung tayo po ay magiging possible, kung tayo po ay magkakaroon ng magandang pananaw, salita po ng Diyos. Kaya lang hindi nagiging possible ang isang Kristiyano, trabaho ni Satanas, nabigyan tayo ng doubt, salita po ng Diyos. Insan, yan na nga eh. Sinabi na nga ng Panginoon eh. Babaguhin po natin. Babaguhin pa natin. Ay, hindi naman siguro totoo yan. Noon yan, nung panahon ni John the Baptist. Ang sabi ng Bible, tingnan niyo po ang verse po natin, John chapter 3, verse number 34. For he whom God hath sent speaketh the words of God. For he whom God hath sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Naiintindihan niyo po ba ang sinasabi po ng Bible? Amen? Intindihin po natin. Sa lahat ng mga ginagamit ng Panginoon para ihayag ang kanyang salita, for God giveth not the Spirit by measure. Hindi limitado ang pagkilos ng banal na Espiritu. Hindi limitado ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, kung tayong lahat ay magpapagamit sa kanyang gawain. Intindihin po natin ang salita ng Diyos. Sabi ni John, for he whom God hath sent, speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Hindi lilimitahan ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Walang sukat ang kapangyarihan ng Diyos. Kilala po ba natin talaga ang Panginoong Jesucristo sa buhay po natin? Sa buhay po natin? Itong lagi nating pinag-uusapan, ipinoproklama ni John the Baptist. Bago po ako magtapos, gusto ko pong tingnan natin kung paano ipinakilala ni John the Baptist ang Panginoong Jesucristo. John chapter 1, mahaba-haba po ito, babasahin ko na lang. Verse 1 to 18. Ang sabi po ng Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Ang sabi ni John, ang Panginoong Jesucristo mula sa pasimula ay salita, at salita nakasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. He is God, the Lord Jesus Christ. The Bible says in verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word made flesh and dwelt among us. The Lord Jesus Christ is God before Siya na nagkatawang tao. And He is not only God, but He is an eternal God. Diyos na walang pasimula at walang katapusan. He is an omnipresent God, all-present God. Kaya niyang pumunta sa lahat ng lugar, anumang oras, even segundo man yan. He is an omniscient God. Alam niya ang bawat bahagi o bawat pangyayari sa mundong ibabaw na ito. He is omnipotent God. It's the Lord Jesus Christ is an omnipotent God, all-powerful God. Kilala po ni John the Baptist kung sino ang kanyang pinaghahandaan. Kaya nga nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nagtataka ang kanyang mga disciple at nagtatanong, Panginoon, John, sinasabi nila, Rabbi, teacher, mayroong nagtuturo din doon.
at nagbabautismo din. Sino siya at saan siya nanggaling? Sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanya? Prinisan po ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Christ's authority must increase in our life. Christ's priority must increase in our life. Christ's possibility must increase in our life. And we should decrease. Kung hindi po natin i-decrease ang sarili po natin, nasasabihin natin, walang-wala tayo sa harapan ng Diyos, hindi po tayo lalago at titibay sa ating pananampalataya. Hindi tayo lalago, hindi tayo susunod sa Panginoon. Hindi tayo susunod, hindi ka maglilingkod. Hindi rin tayo magtitiwala. Magtitiwala na yan po ang nire-required po ng Diyos po sa atin. Bilang mananampalataya, ang salita po ng Diyos ay marami pong gustong ayusin sa buhay po natin. It is our final authority. And God give us those delegated authority or appointed authority sa buhay po natin. Tingnan po natin kung yung ba ay lumalago sa buhay po natin. Lumalago, nag-i-increase ba? Kung yung pagsunod ko sa authority ay lumalago, nag-i-increase. Siguradong titibay at lalakas ang aking pananampalataya. Pero kung hindi, hindi po. Kung ang Panginoong Jesucristo, ang priority niya ay lumalago ba? Hindi po. Kung lumalago, titibay ang pananampalataya natin. Pero kung hindi po lumalago, hindi po titibay ang pananampalataya natin. The priority of the Lord Jesus Christ is the souls of men. The souls that are perishing. Wala na po siyang ipinalit po dyan eh. Wala na po siyang ipinalit po dyan. Sabi niya, hindi ako naparito para hanapin yung mga matutuwid, kundi yung mga makasalanan na hindi ligtas at pupunta sa apoy ng impyerno. Christ's possibility in our life. Lahat ay gustong gawin ng Diyos, lahat ay gustong gawin ng Diyos sa buhay po natin, maging maayos lang tayo sa kanyang harapan. Pero bakit hindi po maayos-ayos at hanggang ngayon may problema pa rin tayo sa Panginoon? It depends kung paano natin tinitake possible yung Word of God sa buhay po natin. Kaya nga bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, ang hamon sa atin ngayong taon, growing stronger in 2019, lumago tayo, lumakas tayo sa ating pananampalataya, maraming binitawan sa atin o itinuro sa atin ang ating mahal na pastor, even yung mga preachers na tumatayo po dito. Pag tayo po ay nagkaproblema pa rin po sa paglago at sa paglakas ng ating pananampalataya, hindi tayo magiging effective na minister sa gawain po ng Panginoon. Or even in our Christian life, kinakailangan mag-increase ang Panginoong Jesucristo. Tingnan natin, ano ang nag-i-increase po sa atin? Ano ang nag-grow? Ano ang nag-i-enlarge? It is physical or spiritual? Marami pong tayong dapat suriin sa harapan po ng Diyos. Ngayon pong gabi, I believe and I pray na tayo po ay napaalalahanan po ng salita po ng Diyos. Amen. Tayong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, Diyos naming banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa salita po ninyo. Pagpalain niyo po ito sa aming puso at isipan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po ay manatili po na amin pong pagbubulay-bulayan, Panginoon. Ma-meditate, Panginoon, ang Word of God at ito po ay magsilbing hamon po sa amin upang patuloy pong maging maayos po kami sa inyo pong harapan. Alam po namin, Panginoon, na marami po kami mga pagkukulang, marami kaming kahinaan. Tulungan niyo po kami na ayon po sa programa ng aming simbahan na ipinagkaloob niyo po na wisdom sa aming mahal na pastor na patuloy po kaming lumago ngayong 2019, hindi lang lumago, kundi lumakas ang aming pananampalataya. Growing stronger. Ngayon pong 2019, every individual, Panginoon, every Christian, every believers, every members of this church, bawat isa po sa amin ay pagpalain niyo po na kami po ay patuloy na maging kagamit-gamit sa inyo pong gawain. Patawad po sa mga kasalanan, mga pagkulang na aming pong nagawa. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Hinay Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa insight po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, for that one great truth, O God, kung paano po ninyo, kung paano niyo po kami ngayon tinulungan, Panginoon, na kami lumago ng malakas. Maraming salamat, Panginoon. That message, O God, is powerful. May you continue to remind us of that message that we have received tonight. Please continue to use our rig, O God, on your ministries. Use it mightily, O God. All the glory belongs to you, O God. Thank you once again for this great blessing. All this thing, Father, we pray in Jesus' name. Amen. I hope we can shout aloud amen for that preaching. Amen. 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 Alam niyo po. Okay po, let's find our seats. Take our seats.